Okay guys, so another episode, PC mo gawa mo, mga kabendo, mga ka-piso wifi. So another episode tayo, so ang topic natin ngayon is P2P pa rin. So yung nauna natin vlog is paano gamitin yung P2P client portal. So ngayon naman ay ito naman yung ating admin portal. So paano siya ginagamit. So paano ang ginagamit yung admin portal? So usual nandito yung controls ng ating bendo. So kung kagaya sa ibang mga bendo software program ay may admin din po ito. So paano tayo makapunta sa admin portal? So halos same lahat po sila. Ganun din po yung 10.0.0.1/admin. Yan. So dito guys, pagka in-enter nyo siya, ganito yung lalabas sa kanya. So in default username ni P2P ay administrator. Kung sa LPB, admin lang, di sa ma-administrator. Sa Easy Wi-Fi naman, admin din. Admin lang yung nakalagay. Ito, administrator. Yan, default po yan. Pero pwede po yung baguhin. Yan yung pinaka-default. So guys, ganito. Lalabas. So yan. So makikita dito yung Wi-Fi clients, kung desktop clients, yung charging clients, yung sa charging station, yan today sales, magkano kinita ng bendo. So yan. Ganyan siya. Kaya magkano yung mga hinulog. Ito yung mga naging transactions. So, okay guys. Tapos, explain ko na lang din yung mga iba pang function ni P2P. So, punta tayo dito. Yung tatlong guhit na yan. So, system status. Yung status ng ating yung kanina. Ito yung, yan, yung mga overview natin ng ating ano, yung mga Wi-Fi clients, desktop clients, yung system status yon. Sa clients naman, dito yung kung ilan yung mga nakakonect sa Wi-Fi natin, sessions, desktop user, kung may mga desktop user, client accounts, tsaka sa charging, yung sample natin sa Wi-Fi user. Naglo-loading pa. Ayaw mo muna siya kung ayaw niya. So, sa sales naman, dito nakikita yung detailed sales, daily, tsaka monthly. So, yun. Yung Y-Pass naman, dito ginagawa yung ano, ito yung panggawa ng voucher. Voucher type. So, ibig sabihin, kung halimbawa Wi-Fi, o yun yung sa mga cellphone, desktop, kung desktop yung gagawan mo, and then history ng ating Y-Pass, o yung paggagawa natin ng voucher. Sa rates, yung Wi-Fi rates, dito natin ma-edit, yan, charge rates, yan. In default rates, ito yung, ano yung, ano mo, yung rate na yung magkano yung default na ano mo yung ibig sabihin yung pinakasimula yung pinaka basic rate mo and then Wi-Fi rates at dito mo ma-edit yung issue yung mga rates sa portal naman yan dito mo makikita kung ito yung kaputumbas yun ano yung portal design sa LPB ibabagay mo yung site info banners yung mga audio kung maglalagay ka ng mga background sound possession option, Wi-Fi option, desktop option, customize portal. So, capable din siya ng pagko-customize ng ating portal. Messages, yan. Nami-message mo din yung mga nakakonect sa Wi-Fi mo, pwede siya. Ito yung e-load. Ito yung pinaka-abangan ng lahat. Ito yung may mga promos, e-pins, number map, transactions, yung history ng transaction status, ng settings. Yan. Ah, kaya pala hindi ako nakakonect. Connect muna ulit ako. Piso pin. Nawala akong connection kanina. Yan. Tapos. 10.0.0.1/admin. Yan. Balik tayo. Yan. So yung clients. Yan. Makikita natin. Wi-Fi user. So, yan. Nakikita natin yung Wi-Fi user kung sino yung mga na gumagamit. So, yan. And then, balik tayo. Desktop user, ganun din. Sa sales naman, ganun din yan. Ayan, detail, daily, monthly. Wi-Pass, ito yung pag-generate ng voucher. Wi-Fi rates, ito yan. Ito yung default rate. Ayan, ito yung default yan. Lumalabas yung default rate natin yung parang ito yung nandito yung multiplier. 1 peso, 10 minutes, yung pinaka-base natin. Okay? Tapos, yung Wi-Fi rates, dito binabago yung ating rates. For example, ito yung mga value ng piso. Gusto mo gawing
peso 100 years, pwede naman. No? 5 peso lifetime. So, pwede naman siyang baguhin. Ito, hindi na mo babaguhin yun. Tapos, ayan, desktop rate, charging rate. Portal, ito. Portal, ito yung sa mismong, ano, GUI, o yung mismong graphical interface ni, ano, ni portal, client portal ni P2P. Pwede baguhin yung banners, audio, session options, wifi options, desktop. Kung gusto mong baguhin. Messages, pwede mo i-message yung mga nakakonect sa'yo na may message, i-message mo lang. Tapos, e-load, ito yung inaabangan ng lahat. Pwede mo yung promos, e-pins, number map, status. Ito dito sa settings siya, ina-activate. So, paano siya ina-activate? Ito, napakadali. Dati, mag-create ka pa ng API key. Since ito yung nag-improve si P2P, napakaganda niya ng gamitin. Enter mo lang yung mobile number o yung email na ni-register mo sa coins.ph plus password, automatically enroll na o connected na yung coins.ph mo dito sa P2P vendo. So, maglalagay ka na lang ng pondo, okay na siya. Ganun lang siya kadali. And then, sunod dito, vendors, ayan. So, capable din to ng, kumbaga ito katumbas nito yung parang multi-coin slot. So, ibig sabihin, pwede itong gamitan ng multi-coin slot o yung sub-vendo na tinatawag. Kung sa LPB, sub-vendo, dito naman is ano, vendo. So, ibig sabihin, pwede kang mag-ano ng, capable din siya ng sub-vendo. Okay. Next. Desktop, ayan, kung sa PC, co-admin, pwede din na may co-admin ka o dalawa kayong gumagamit ng ng admin portal. Ayan. Job schedule tools, Mac control, so ito yung mga basic settings. So, yung sa board, network, scheme, access update, ayan, kung may update ng P2P, i-update nyo lang din siya para maging latest. So, device, ayan. Ano yung device na ayan, yung na-license niya. Ito yung, ano niya, details ng ating P2P. So, yun lang guys. So, yun yung pinaka-overview ng ating P2P. So, napakadali niyang gamitin guys, kahit sino. Kung babaguhin yung password guys, dito ulit sa dalawa na to. Alin man dito sa yung may password, tsaka yung username, pwede niyo siyang baguhin. So, napakadali niyang gamitin. Kahit na baguhan ka lang sa pagbebendo. So, o gumagamit ng vendo, napakadali niyang intindihin. So, very easy, very handy. Tapos, ang advantage pa nito, built-in na sa kanya yung e-load. Wala nang additional license. So, ang disadvantage naman niya, isa lang yung way ng ano, replenishment. Pero yung mga functions, halos pare-parehas lang eh. So, detailed din naman yung sa kanya. Maganda pa sa kanya, automatic pag na-disconnect yung iyong wifi ay naka-auto-post na rin. So, hindi ka na magpo-post time ng kailangan balikan mo pa o nangangamba ka na pagka nag-brown out ay mauubos din yung oras mo. Ito ay hindi, auto din siya. So, napakaganda. So, recommended ko siya sa lahat. So, kung hindi available sa LPB, pwedeng-pwede itong P2P. Panalo din siya. So, capable din siya ng mga remote monitoring, yung mga NG-ROC. So, pwede niya, mga centralized server. Mayroon din to. So, napakaganda gamitin. So, kung may mga tanong pa guys, comment below. And then, kung may mga reactions, kung may violent reaction, paki-comment lang din po. Kung may nalimutan ako na itakil, pwede po natin i-rediscuss. Salamat po sa suporta sa YouTube channel ko. Thank you very much. Don't forget to subscribe my channel. Salamat po. PC mo gawa mo, mga ka-Wi-Fi bento, mga ka-PC, mga ka-com shop owners. So, salamat. Bye-bye.